Sana po ay panoorin ninyo itong video na aming inihanda tungkol sa darating na halalan. Napaka-importante po ng eleksyong ito, kung kaya nais namin na mapanood nyo ang video para alam natin ang mga patakaran, kung paano boboto at kung paano babantayan yung ating boto. Kailangan po na magpartisipa lahat tayo sa 2010 elections. Inihahandog na Bayan Muna Partylist, ang Voters Education, the Machine and the Process para sa Halalang 2010. Mula noong 2001, nakakuha ang Bayan Muna ng sapat na boto para maihalalan tatlong representante sa Kongreso, kahit na pangunahing target ang Bayan Muna ng pasistang rehimeng Arroyo. Tuloy pa rin ang pagsulong sa politika ng pagbabago. Ipinaglaban ng mga batas para sa bayan at tinuligsa mga batas ng di pantay na patakaran sa pakikipagrelasyon sa ibang bansa tulad ng Visiting Forces Agreement o VFA at JPEPA. Matapat na naglilingkod sa mamamayan. Ang mga proyekto ng Bayan Muna ay sinisiguradong kapaki-pakinabang sa mamamayan. Ngayong 2010, muling ihalal natin ang Bayan Muna sa Kongreso at gawing number 1. Republic Act 7941 o ang party list law para magkaroon ng boses sa marginalized at underrepresented sa Kongreso. 20% ng representante ay dapat mula sa party list. Sa pagbabago ng sistemang ito, maraming nakapasok na grupong sinusuportahan o pinupondohan ng gobyerno. Higit pa rito, pinabaluktot ng ilang grupo ang tunay na layunin ng party list at ginagamit ito para isulong ang kanilang pansariling interes. Gayunpaman, nakita ng Bayan Muna ang Kongreso bilang isang avenue para isulong ang politika ng pagbabago. Ngayong darating na Mayo at Gis, nahaharap ang mamamayan sa bagong sistema ng eleksyon, ang Automated Election System o AES. Siguraduhin nakapagparehistro kayo. Bago ang araw ng halalan, alamin na ang inyong presintong pagbobotohan. Pumunta sa Board of Election Inspectors at pumirma sa Book of Voters para makuha ang balota, felt tip pen at ang ballot secrecy folder. Pumunta sa inyong presinto para bumoto. Mga dapat tandaan sa pagboto at pag-shade ng balota. Pagkatapos bumoto, pumunta sa PCOS o PICOS unit para isubo ang balota. Bantayan ang balota hanggang tanggapin ito ng PICOS unit. Bumalik sa BEI para isauli ang felt tip pen at ballot secrecy folder at pumirma sa BOV at malagyan ng indelible ink. Maraming salamat po. Naway marami kayong natutunan sa aming Voters Education video. Kami po sa Bayan Muna ay muling nananawagan na sa darating na halalan, iboto po natin ang ating mga maaasahan at mga nagdadala ng pagbabago at bantayan po natin ang ating mga boto. Isulong ang politika ng pagbabago.